Hello, what's up mga padi? Good morning, good afternoon rather. Gunggo! So ngayon, dito tayo ngayon sa Phase 5B. Papakita ko lang sa inyo yung mga unit nyo. Sa mga nagre-request, ito na po. Sa mga hindi ko mapupuntahan, pasensya na. Kasi yun nga lang, tingnan nyo na lang yung area. I-assume nyo na lang na yun yung unit nyo. Pare-parehas lang naman ang unit yun. Although, mas maganda pa rin talaga pag nakita nyo yung mismong unit. Kasi alam ko yung pakaramdam nyo. Yun talaga yung... ano nyo, na makita nyo sa personal. Ganun din pakaramdam ko dati. Pumunta ako ngayon dito kasi nga may time ako. Hindi ako pumasok sa trabaho. Yun nga, naksidente kasi ako. Sakit ng dibdib ko pa ngayon. Tapos mga gasgas sa katawan. Saka na all, ligtas. May oras ako, pumunta ako dito para i-vlog yung Phase 5. Sana all may sariling tahanan. So yun yung gate nila. Hindi ko lang sure kung yung gate nyo sa Phase 2 yung daan or doon sa labasan. Kasi yung iba nagsasabi sa Phase 1. Sa Phase 2 yung daan nyo dyan mismo. Dyan. Galing Phase 2 yung daan nyo. So mangyayari nyan, magiging crowded yung Phase 2. Kasi nga, lahat ng taga Phase 5 dito dadaan. Dyan yung daanan. Magiging opportunity rin yan sa mga gilid-gilid kasi nga, ang daming dadaan dyan na tao ng mga taga Phase 5. Pero ang ganda pala dito. Kala ko dito, ano, dikit-dikit. Single attach lang pala siya. Kaya ang ganda. Ayan yung ganyan yung unit nyo, mga padi. Ilagay ko na lang sa screen yung description, yung size, at saka yung square meter ng bahay. Wala kasi akong copy ngayon. Pinuntahan ko lang talaga, sinadya ko lang. Dahil nga may time pa ako. Hindi kasi ako pumasok sa trabaho ngayon. Ayan, ang ganda. Ang ganda niya. Ayan. Yung iba, ginagawa pa doon sa likod. Ayan, ang ganda. Pare-parehas lang ng ano. Ganda o, pantay-pantay lang o, walang may iba. Hindi lang. Hindi siya, titles lang. Hindi ko lang alam kung ilang unit na dito. Tingnan natin yung isang unit, kung anong meron. Nakalak. Ayan, ganyan yung hitsura niya. Ang taas ng bubong niya. Pwede niyo pang lagyan ng loop type. Tapos loop type yung kalahati, yung baba, yan yung magiging kitchen niyo. Para space saver type. Yan yung mangyayari diyan. Pero ang ganda ng ano niya, may biga. Kita niyo, may biga sa taas. Tsaka sa gitna. Yan yung kinagandahan dito. Sa Phase 4 kasi wala. Yung nakaka-bad trip. Eh nangyari, nagkaroon siya ng mga crack. Ito solido talaga siya kasi may biga sa taas. Tapos may ano pa. May poste pa sa gitna. Ang ganda. Hindi na kayo mag-a-adjust. Pag naglagay kayo ng second floor, hindi na kayo mahirapan kasi may biga na. Diretso na lang extension ng kabilya pataas. Mas mahalata dito, di ba? So, yun. Yun yung isang ano niya. Yun yung itsura ng isang unit nyo. Imagine nyo na lang na yun yung area nyo. Yan. Nagandahan lang ako na sa unit na to. Kasi may mga biga siya. Di tulad sa Phase 4. Kaya karamihan ng Phase 4 unit. May crack. May crack sa mga ano... Ito ang ganda. Ayun, tumuklap yung bubong doon sa daan. Sobrang lakas ng hangin kasi. Ayun, ang ganda o. Oh. Ayan, tingnan natin yung isang unit. Parang sa Phase 4 lang siya. Yung kinaganda niya lang. Medyo mataas. Kaya... mas maganda lagyan nyo ng partition. Yan yung loop type. Kung gawin yung kwarto sa taas. Pagdating naman sa sahig, medyo crack. Ito yung
Tapos may biga siya sa taas. Paikot. Ayan yung kinagandahan niya dito. Yun nga lang, parang medyo mababa. Medyo mababa siya kasi naka-curve yung kabilaan. Kaya siya nagbitak-bitak dahil dyan, ito yung time na kasagsagan na tag-init na ginagawa yung mga unit. Ha? Saan? Ayan doon, ongoing construction pa sa phase 5. Bawal pa ata puntahan doon. Privacy ng mga developer. Contractor pala. Ayan, yung mga unit ng phase 5. Para sa mga unit ng ano, di ko pa kasi alam kung ano mga blocks kasi wala pang mga nakasulat. Kaya di natin malalaman kung saan block yan. Eh, assume nyo na lang na yun yung unit nyo. Ganyan yung itsura nya. Tapos may biga paikot. Yan lang, pagpasok nyo. Kayo na bahala maglagay ng design. Pwede nyong gawin ng loop type, lagyan ng harang, sa bandang CR, lagyan ng harang, parang grills, parang partition, para hindi siya exposed sa CR pag may mga tao. So yun lang, pare-paras lang naman siya, kaya huwag na natin isa-isahin. Tapos, single attach. Ayun, ang ganda, single attach. Yung magiging space ng isang ng bahay na to, ayan, yun yung magiging space niya. Pero lalagyan niya pa ng pader yan. Huwag na huwag kayong papayag na walang pader na ilalagay kasi maano kayo. Huwag kayong papayag na yun yung pader na sa likod nyo, hindi nalalagyan ng panibagong pader. Hindi pwede yun. Dapat magtayo siya ng pader sa gilid para yun yung magiging partition niya. Baka mamaya kasi, yun yung gamitin yung pader na yan na para dito sa bahay na to, bawal yun. Dapat may ano talaga, may pader na partition. Magiging dalawang pader dapat dyan, hindi lang yung isang ano na yan. So yun, pababa. Ayan, ayan, maganda rin yung parang pinaka clubhouse ata yun eh. Yun nga lang, magiging entrance nyo dito sa phase 2. Yan magiging advantage ng phase 2. Dadami yung possible magkaroon ng mga palengke dyan balang araw. Yan nga lang, mapabalaho yung taga phase 2 kasi nga dyan yung daanan ng mga tao. Give and take lang, dadami yung customer nila. Ayan, ang ganda. Yung mga yero pala na yan, wala siyang size sa mga hardware. Iba yung size niya. Kaya nung naglagay ako ng extension sa likod, pagbili ko ng yero, hindi kasha yung pinakamata-mata niya. Hindi kasha sa regular na yero. Iba yung ano niya. Wala siyang makikita. Kaya nangyari, ginawan ko na lang ng adjustment yung yero kong nabili. Ayan, may sapa dyan sa dulo, sa ilalim na yan. Ayan, burnal. Ay, parang ano yan, sapa ilog. Ayan. So, yun lang. Hanggang dito na lang muna. Papagaling lang ako. So yun lang, hanggang dito na lang mga padi. Don't forget to subscribe na rin at saka hit the notification bell below para updated ka sa mga videos kong ina-upload. So yun lang, bye-bye!